Hello people, magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, all over the world. So, ito gagawa tayo ng, hindi ko kasi malaman yung pangalan nitong, ano na to, beads na to, ito. Ito na yung mga gawa kong beads. Parang amoy siya palay. Yan, nagawa ko na siya ng beads, no. Ito yun. Hindi rin pala, basta-basta lang to gagawin, no. Marami pang seremonya. So, ito na yon. Ito ay mahiwaga talagang klase na beads, no? Ito yung mga ginagamit natin. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na hindi rin siya basta-basta trabahuin, no? Bubutasan mo pa. Magbutas ka pa niyan para magiging ganito na. Ikukwintas beads at gagawing bracelet. Alam nyo bang itong mga people ay isa si pinakamahiwaga at bihira lang din to. Hindi rin to basta-basta natin makikita kung saan-saan, no? No? Isa lang din to, nakikita to kasi ang tagal-tagal ko na tong hinahanap at ang tagal-tagal ko na gustong-gustong makita tong bagay na to sa totoo lang, no? No, wala tayong halong kalokohan at kasiraan dito or anumang klaseng ano, no. Sa mga tao dito na against sa akin, at again, sa mga gawa ko, manahimik na lang kayo. No? Kadalasan kasi dito sa mga nanonood sa akin, sa mga ginagawa ko, sa mga pinapakita ko mga mutya o kakaiba o rare na mga bagay-bagay na nakikita natin katulad sa bahay ng langgam. Ang sasabi ng iba, bahay ng antis ba 'yun? Ano ba 'yun? No? Nagagalit pa sila, naku, friend. Mga angkol, mga auntie. No? Kung kayo nanonood sa YouTube channel ko, mga auntie, mga angkol, ito'y prangkahan lang tayo, no? Kung mayroon man kayong vlog na sarili nyo, manood na lang kayo sa sarili ninyo. At kung manood kayo sa sarili kong vlog, sa vlogs ko, mga people, anuhin nyo na lang, keep silent na lang kung ayaw nyong ma-ano kayo, no? Kasi minsan may nagko-comment dyan ng mga against sa rule ko. People, mga angkol, mga tita, mga tito, mga bayot, mga bakla. Wala po tayo ditong pinapatamaan, no, kahit sino man. So, pare-pareho naman tayo may mga vlogs. So, ako, pag ako nanonood sa ibang vlogs, ang ginagawa ko, people, ay hinayaan ko lang. No comments. Yung iba nagko-comment pa, eh. So, anyway, mga people na mga nandito, mga nanonood sa akin sa YouTube channel ko, maraming salamat sa inyong panunood at pag-comment sa mga against, sa mga hindi maganda, no? So, ang ating pag-usapan tungkol ito, so marami po tayong mga ganito people, no? Alam natin yan, mga agimatero, mga manggagamot, na ang ganitong klase ay hindi basta-basta makita lang sa tabi-tabi at kung saan-saan. Ito ay nakikita sa may palayan, malapit sa may palay, papuntang dagat, yan ang nadidiscover ko, no? Hindi rin pala ito basta-basta makikita sa tabi-tabi lang. No? So, nakikita ako to papuntang dagat tapos ang paligid noon ay maraming palayan. No? So ito, ganito ang ginagawa natin. So ganito siya, people. Umpisa dito, tatanggalin mo pa, himay-himayin mo pa to. No? Himay-himayin mo pa ng isa-isa sa ano niya, sa puno. Maingay masyado yung ibon ko eh. Chismoso rin eh. So, tanggalin mo pa siya ng himay-himayin sa puno, puno, tapos lagay mo dito. Kaya, yan, maraming ganyan. Hindi ko lang matandaan pangalan nito eh. Tapos ngayon, kukuha ka ng panusok, ganyan, tutusukin mo pa. Linisin mo pa to. Hindi rin pala to basta-basta lang, no? Kaya pala, mayroon ako isang kakilala dito na mayroong ganito, halos ayaw kami bigyan kasi naintindihan ko na siya na hindi siya namimigay sa amin ito. Kasi po, ay hindi rin pala to basta-basta hanapin. At hindi rin to basta-basta linisan. At hindi rin to basta-basta tanggalan ng kung ano-ano. Butasan, no? So, friend, maraming salamat. At naintindihan na kita ngayon. Dahil nagkaroon ako ng ganito, alam ko na ngayon na mahirap pala talaga ito gagawin. No, diba? Yan. Kaya, tinatanggalan pa natin ng ano sa loob. So, ngayon, bubutasan pa natin. Linisin pa natin ng mga bawat gilid nito. Hanggang sa magkaroon na siya ng butas. So, pagka nabutas na to, itabi natin. So, eto na yung cleanse. Malinis na. May butas na. So, ready na to siya. Igawin natin ng beads. So, ganyan din to paggawa ng beads nito, people.
kung paano sa paggawa ng beads. Yan. Shoot mo yan dyan. Ayan. Magiging ano na siya. Bracelet na. Kasi, tingnan ninyo. Etong walang butas, masushoot nyo ba ito? Hindi. No? Ayan. O, kahit anong tusok mo dyan, hindi yan tutusok. Kasi, sarado pa, people. Ayan. So, maraming mga nagsasabi sa akin, masyadong matigas mo akong magsalita. E, Bisaya ako eh. Tapos, isa pa, ako ay prangka, magsalita. Wala akong keme. Kung ano niya kikita ninyo sa YouTube channel ko, yan na rin ako. No? Wala akong tinatagong lihim sa pagkatao ko. Ganyan po ako. Prangka rin po ako. Mabait ako sa mabait. Masama ugali ko. Sama-sama. Kung kaibigan ka, maging kaibigan kita. Kung kaaway mo ako, edi kaaway din kita. Ganun lang po din people ako, no? So, yan si Kamerlin, ang inyong ritualista, manggagamot at mangkukulam. Ano ba? So, maraming salamat people at nawa'y nakakatulong sa inyo. Tandaan ninyo, hindi biro ang beads na ito. Itong beads na ito ay isang symbolize na ito ay ang sabi nung isa naming manggagamot, nakakilala at subok na ito. Ito daw ay hindi tinatamaan ng bala. Pagka ikaw mayroong ganito. Kung ikaw may taglay na ganito, ito ay sa kalikasan ito people. Kalikasan to. No? Kalikasan. Ang kalikasan ay matik na walang dasal. Kaya kadalasan ginagamit nitong rosary, quintas at bracelet. So dahil ito ay mahiwaga at protection at sagamutan din ito. No? Dahil ito ay hindi basta-basta. Minsan ito rin ay isa sa mga hindi ka nakikita. Kung mga tagulilong sa Bisaya o ano bang tawag sa Tagalog yan. Hindi ka nakikita. No? Itatago ka sa mga kaaway mo at kalaban mo. Sa mga ano, sa mga kukulam, ganyan. Kaya kadalasan ginagamit ito. Ito ay galing sa isang kaibigan ko na binigyan kami ng ganito. Pinalimusan ko to. Ito na rin ang beads niya. Siya mismo, isa siyang matanda na parang ermitanyo din na binigay sa amin. Isa siyang sa mga ano, sa mga kabal, no? Haring ang nagbigay sa akin ito ay Haring Bakal. Haring Bakal? Oh, Haring Bakal nga talaga. Ayun, di ba? So, sa maraming mga tao na nag-ano nito, mga people, marami talaga ang mga tao na naghangad na magkaroon ng ganito. At ako rin, isa na rin sa totoo lang. Pero pinagpala at binigyan kami ng ganito. So, nung makita ko, kahit pagod kami, sakit sa ulo, ang init, tinuha namin yan, no? Kasi napakahirap hanapin yan at isang taon, isang beses o dalawang beses lang yata ito namumunga at nabubuhay, no? Hindi ito basta-basta nakikita. So every October yata ng buwan at November, yan ay mayroon. Hinug na sila sa November. Pag December parang wala na. Patay na rin ang mga ano nila. Kaya tandaan natin, pagdating ng ganitong beads, ito ay mahiwagang beads. Hindi lang basta-basta na beads, no? So maraming salamat at nakapagpa-share ako sa inyo. Sa mga bago at mga bagong nag-subscribe sa akin, huwag niyo kalimutan i-click ang bell. At kung kayo ay natarayan ko, pasensya na, ganyan talaga po ako. Prangka po ako magsalita, walang keme-keme. Hindi na natin kailangan pang magtago ng lihim, hindi na natin kailangan pang isikreto kung ano ka, kung ikaw ba'y santo, nagpakasanto ka, hindi ka naman santo. Mas maigi pang sabihin mo yung pagkatotoo mo at magiging prangka ka sa sarili mo. Magiging freedom ka at maging malaya ka sa lahat. Ganun po people, no? So maraming salamat. Maraming salamat sa lahat. God bless sa ating lahat.